Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga libro at babasahin libreng ipinamahagi ng Northern Luzon Mission sa Hope Impact na isinagawa sa Moncada, Tarlac. Mga literature evangelist tinipon ng Southern Luzon Mission sa isang grand devotional program. Orientation dinaluhan ng Adventist local church leaders mula sa buong Batangas. Mahigit 100 Adventist businessmen dumalo sa South Central Luzon Conference ASI Convention. Training seminar nagdulot ng kapakinabangan sa buhay at ministry ng care group leaders sa Cavite Mission. Mga bagong senior youth leaders sa Northwestern Isabela District kinumisyon sa paglilingkod. 11 gabing health and Bible seminar pinangunahan ng mga Adventista sa Barangay Talaan, Sariaya, Quezon. Mahigit 200 tao na ihatid sa pagbabautismo kasunod ng Project Manila 3 seminar series sa Pasay City. Mga Adventista sa South Taguig District nakibahagi sa bloodletting program na pinangunahan ng Rotaract Taguig City. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Libreng mga libro at iba't ibang klaseng babasahin ang masayang ipinamahagi ng mga Adventista sa Moncada, Tarlac. Ito ay sa panguna ng Northern Luzon Mission Publishing Ministries Department at isinagawa sa ilalim ng Hope Impact Program ng nasabing misyon ngayong unang quarter ng taon. Ang balitang may pag-asa ay ihatid ni James Michael Alvarez. Sa panguna ni Pastor Noah Hope, Director ng Publishing Ministries ng Northern Luzon Mission, nagpamahagi ang mga kapatiran sa Tarlac ng mga aklat na puno ng pag-asa at inspirasyon. Layunin itong dalhin ang mensahe ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Gagawin natin ito sa isang beses, sa isang quarter, sa isang taon, 4 beses po tayo mag-Hope Impact. Ito po ay mahalaga sapagkat kailangan nating abutin ang mga tao. May handa sila sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yesus. At mas mapabilis pa natin may siwalat ang katotohanan sa mga tao. Ang kahalagahan at layunin ng programang ito ay hindi lamang upang magbahagi ng aklat, kundi higit sa lahat ay magdala ng pag-asa at kalaman sa mga taong nangangailangan. Sobrang laki po ng epekto ng ginawa natin na ito, no? Na pamamigay ng pulyeto. Dahil sa pamamagitan po ng mga babasahin na ito, ay mas mabilis natin may paabot ang mga salita ng Panginoon sa mga tao, no? At sa mga tahanan na mga hindi pa nakakaalam ng salita ng Panginoon, e sa pamamagitan ng mga babasahin na ito, ay malalaman nila kung paano napakabuti ng Panginoon para sa kanila. Kaya yun po, sana po magtuloy-tuloy ang mga ganitong gawain at makiisa po tayo sa pamamigay ng babasahin para sa ating Panginoon. Inaasahang makaapekto ang inisyatibong ito sa mga komunidad, lalo na sa mga nakatanggap ng mga aklat. Makatulong ito sa mga tao na malaman nila ang katotohanan. Sapagkat kung ang mga tao ay magbasa ng mga babasahin natin, ay mabasa po nila ang mga katotohanan patungkol po sa Three Angels Message. At kung ito'y kanilang tanggapin, ay makakatulong ito na maihanda sila sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sa bawat pahina ng mga hinihandog na babasahin, nagtataglay ng mensahe ng pag-asa at pagmamahal mula sa Diyos. Ito ay nagalayong magdulot ng positibong epekto sa mga mamabasa at patuloy na magbigay liwanag sa kanilang mga puso at isipan. Sa isang mundo na madalas na puno ng dilim at pag-aalinlangan, ang commitment ng Seventh-day Adventists sa pagpapalaganap ng pag-asa sa pamamagitan ng literatura ay naglilingkod bilang isang tanglaw ng habag at pagkakaisa. Sa pag-ikot ni Pastor Noah Hope at ng mga dedikadong miyembro ng simbahan sa kanilang quarterly distribution sa buong Northern Luzon, dala nila hindi lamang mga aklat, kundi ang mensahe ng pag-asa para sa isang mas maaliwalas na bukas. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si James Michael Alvarez, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News.
tinipon ng Southern Luzon Mission sa isang grand devotional program ang lahat ng mga literature evangelists sa teritoryo nito. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng Publishing Ministries Department ng nasabing misyon at ng North Philippine Union Conference. Alamin kung paano ito nagdulot ng bagong sigla at inspirasyon sa kanilang buhay at paglilingkod sa balitang may pag-asa ni Cookie John Rafalio. Isinagawa ang Grand Devotional ng mga Literature Evangelist dito sa Southern Luzon Mission Compound kasama ang mga leader na pinangungunahan ng North Philippine Union Conference. Ang naging programa ay para mas tumibay at mas maging aktibo sa gawain ang mga komitadong Literature Evangelist sa pamamagitan ng mga mensahe na kanilang narinig at gawin nilang inspirasyon sa kanilang pagbabahay-bahay at pagpapakilala sa ating Panginoon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na bagaman ako ay baguhang ili at galing sa isang malayong lugar, ako po ay nagpapasalamat sa kanyang kabutihan na nabigyan akong pagkakataon na maka-attend ng Grand Devotional na kung saan ito ay isang nagpapalakas sa amin, lalong-lalo na sa panahon na kami ay nanghihina. Dito ay tinatalakay ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay, lalong-lalo na ang kanyang pag-ibig. Layunin din ito na magkaroon ng mas malalim na ugnayan ang bawat literature evangelist upang mas mapadali at mapalawak ang gawain ng Panginoon sa kanilang paglilingkod. Isang kagalakan para sa akin ang maka-attend dito sa Grand Devotional bilang isang LE. Talagang punong-puno ng inspirasyon. Ang akin po talagang hindi malilimutan na baon ko hanggang sa aking pag-uwi ay yung it's time na yung panahon, oras ay hindi dapat aksayahin sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sa taong ito, ang akin pong encouragement sa lahat ng mga Literature Evangelist na kung anuman po ang kanila pong natutunan last year ay pagpatuloy nila at lalo pa nilang lalampasan ang kanilang mga goal. At kung anuman yung mga nakulang nila last year ay yun po ang dapat isolve this year. So yun po ang gusto ko pong i-encourage sa kanila na patuloy lamang na mag lumapit sa Panginoon, magpray at gawin lahat ang kung ano ang nararapat para po sa kailalago ng gawain ng Panginoon. Ang mga literature evangelist ay handa na muling maglingkod na may pag-ibig at katapatan. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Cookie John Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Dinaluhan ng Adventist Local Church leaders mula sa buong lalawigan ng Batangas ang orientation na idinao sa Bugtong, Lipa City. Ito ay pinangunahan ng South Central Luzon Conference sa layuning magbigay ng malino na direksyon ang kanilang nagkakaisang pangasiwa at paglilingkod. Si Desiree Fabiala ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Upang bigyang kaalaman ang mga leaders ng mga local churches ng Batangas sa pangasiwa ng iglesia, pinanyayahan ng South Central Luzon Conference ang mga opisyales ng bawat distrito sa isang panlalawigang Officers Orientation Seminar dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Napuno ang auditorium ng paaralang Adventista ng mga manggagawa, leader at mga opisyales sa ginanap na Batangas-wide Officers Orientation Seminar and Bazaar sa Lipa. Hinatay ang humigit-kumulang na 370 mga kabataan, kababaihan at kalalakihan ang dumalo upang magkaroon ng mga kaalaman at mga bagong paraan ukol sa pagkakaroon ng mabisa at kasiyasiyang mga programa. Naging importanteng bahagi din ng programa ang pagkakaroon ng plenaryo upang magkaroon ng oras ang bawat departamento na talakayin at biyang pansin ang mga usaping teknikal tulad ng mga bagong paraan sa epektibong pangangasiwa. Tinalakay dito ang prinsipyo ng ministero sa kani-kanilang sangay at kung paano itong mas magiging kapakipakinabang sa gawain ng pagsamba at ebanghelyo. Sobrang nagpapasalamat po kami sa Panginoon sapagkat merong ganitong araw ng orientation sa Batangas-wide na kung saan from the beginning ay talaga pong napaka-informative. Ang dami po naming natutunan sa pangunguna po ni Ma'am Esther sa mga women's
ministries. Sa department po na ito, napakarami po palang mga activities na dapat gawin. Ganon din po sa children's, ang dami pong program and activities para sa enhancement ng ating mga bata. Ang kabuuan ng programa ay isa sa mga hakba ng komperensya upang palakasin at suportahin ang mga leader na iba't ibang sangayon ng simbahan para sa internal at external na gawain. Sa pamamagitan nito, ang mga leader ay mahihimok upang linangin palalo ang kanyang mga kakayahan at talento para sa ministeryo. Ang event po na to ng Church Officers Orientation Organizations ay naglalayon na kung saan ay ma-orient ang bawat department ng iglesia sa mga puntos na dapat ay madiinan sa kanilang mga paglilingkod upang ang gawain po ng bawat lokal na iglesia at mga distrito ng Batangas area ay maisulong na naaayon sa direksyon na ninanais ng pansanlibutang iglesia. Isa sa mga naging sentro ng programa ay ang bazaar na sumusuporta sa mga produkto, industriya at negosyo ng kapwa mananampalataya kung saan itinampok ang mga pagkain, kasuotan at babasahin. Pinasinayaan ito ng ASI o ng Adventist Layman Services and Industry na naglalayong pag-isahin ang mga magagawa ng iba't ibang sektor sa kapakinabangan at pagpagamit sa gawain ng Panginoon. We are chosen for mission. Narito ang panawagan sa patuloy na panalangin at suporta sa lahat ng mga mangangasiwa na iglesia sa mga susunod na panahon. Nang sa pamamagitan nito ay may sakatuparan ang global na misyon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Desiree Fabiola, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagdaos ng isang convention ng ASI o Adventist Layman Services and Industry sa South Central Luzon Conference Pavilion, San Pablo City, Laguna. Ang mga tampok na bahagi ng nasabing convention ay nagbuklod sa mahigit 100 Adventist businessmen na magpatuloy sa pakikibahagi sa gawain ng Diyos kasabay ng kanilang pagninegosyo. Tunghayan ang bazaar at iba pang mahalagang bahagi ng kaganapan sa balitang may pag-asa ni Neil Joseph Ramos. May 200 komersyante ang nagmula sa 4 na probinsya ng South Central Luzon Conference ang kasalukuyan nakikibahagi sa isang bazaar bilang bahagi ng Adventist Layman Services and Industries Convention ng buong komprensya. Tulad ng tema ng programa na God's Business People We Share, sinagawa ito upang magkaroon ng pagkakabuklod-buklod ang mga komersyante at maging parte ang bawat isa sa kanila sa gawain ng Panginoon. Isa pong malaking pribilehiyo na makasama sa ASI convention na ito na kung saan ay napakadami nating natutunan. Hindi lang kasi ito primero, kundi siguro ay pang-apat na itong ginagawa ng ating ASI Laguna na sa ngayon ay involved na ang tatlong mga probinsya. Layunin ng programa na palawakin ang mga kaalaman ng mga kapatid sa pagninegosyo at ituro ang tamang paraan nito upang makatulong sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Isang plenary session din ang naganap na dinaluhan ng mga kinatawan ng bawat distrito upang mas palawakin pa ang kanilang gawain. Tayo po ay nagdaos ng ASI convention na ito para mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapatid na malaman kung ano ang mga layunin ng ating Adventist Layman Services and Industries. Bukod rito, ito ay isang magandang paraan din para makita nila kung ano ang ginagawa ng ibang chapters ng ASI sa iba't ibang probinsya. Ito po ay makakatulong sa bawat isa, sa bawat kapatiran upang magtulungan po tayo na mapalago ang ating mga negosyo, makilala natin ang ating kapwa-kapatiran upang sa ganoon tayo po ay magtulong-tulong na maiangat natin ang antas ng pamumuhay ng bawat isa. Isa rin sa bahagi ng programa ay ang bazaar na tampok ang mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang negosyo. Nung sumali po kami dito, marami po kami nakilala, marami din po kami mga product na nakita at na-appreciate at nakakatuwa po na
Sa iba't ibang mga churches, marami rin po kami nakilala, hindi lang dito sa San Pablo. Sa iba-ibang lecture po na aking napapakinggan, totoo pong nagbibigay siya sa akin ng hindi lang yung kaalaman spiritually, pero kaalaman din kung paano humawak ng mga negosyo. Nagdag pa rito ang nagkaroon din ng memorandum of agreement sa pagitan ng TESDA at ng ASI na naglalayong magkaroon ng mas malawak na oportunidad para sa ating mga Adventista. Ang pag-sign noon ay isang palatandaan na magkaroon na po tayo ng libre sa tinatawag na araw ng Sabat. Pero ngayon po ay narito na po, katuwang na po natin ang TESDA, katuwang na po natin ang iba't ibang mga company. Tunay na ang kabutihan ng Panginoon ang magtatamasa sa bawat isa kung patuloy siyang magiging sentro ng mga gawain gaya na ng pagninegosyo. Mula rito sa Central Luzon Conference, ako po si Neil Joseph D. Ramos, nag-uulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Masiglang nakibahagi sa isang training seminar ang Care Group Leaders and Adventist Local Church Elders sa Cavite Mission. Ang nasabing pagsasanay para sa mga care group ay idinao sa Adventist International Institute of Advanced Studies o AIAS sa Silang Cavite upang lalong magpaunlad sa kanilang mga paglilingkod. Ang iba pang detalye nasa balitang may pag-asa ni Samuel Fuentes. Sabik na bumalik ang mga elders at care group leaders sa kani-kanilang lokal na iglesia matapos dumalo sa training seminar na may temang Empowered for His Mission. Ang naging sentro ng pagsasanay na ito ay kung papaano mas mapapaigting pa ang mga paglilingkod ng bawat care group at mahimok ang bawat miyembro ng iglesia na makisangkot sa pagbabahagi ng mabuting pabalita. Nilalayon po ng atin pong pangasiwaan na maunawaan pong lalo, mayakap ng mahigpit lalo, at maisagawa po ng may pagtatagumpay ang atin po mga care group ministries sa atin po mga lokal na iglesia, na bawat mga care group leader ay alagaan po nila ang kanila pong mga kanya-kanya mga care group na pinangangasiwaan para po ito'y magpatuloy, yumabong, lumawak, lumaki, at maging maunlad. At darating po ang panahon, mula po dito sa care group na ito, ay maitatayo at maitatatag ang panibagong iglesia. Ako po ay sobrang excited lagi pag may mga ganito kasi this is the only way na ma-upgrade kami kasi hindi naman kami pastor. So, ma-upgrade kami in a sense of spirituality, yung mga updates sa mga sitwasyon kung paano kami lalong mabus pa yung aming mga moral, spiritual sa pamagitan nito kasi inaamin namin na kami as elder, hindi rin perfect. May mga bagay din kami na we're doing our best for God's glory, ministering people, doing God's way. Pero there are times na minsan, mga obsolete na pala. Or kaya maaaring hindi na masyadong patok or acceptable sa community. Mula rito sa Silang Cavite, hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today and PUC News. Itinalaga sa tungkulin at paglilingkod ang siyam na mga bagong senior youth leader ng Northeast Luzon Mission sa distrito ng Northwestern Isabela. Ang kanilang commissioning ceremony ay idinao sa Carmencita Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng Youth Ministries Department ng nasabing misyon. Ang balitang may pag-asa ay ihahatid ni Jeff C. Abang. Narito tayo sa bahay-sambahan ng Carmencita Delphine Albano Isabela upang subaybayan ang pagtatalaga ng Senior Youth Leader sa Northwestern Isabela District ng Northeast Luzon Mission. Sa loob ng dalawang Sabado ngayong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan, nagsanib-puwersa ang mga leader na hindi lamang mula sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga nakakatanda dito sa distrito upang italaga ang kanilang sarili sa paglilingkod. Sa temang I Will Go Witness and Lead, ang pagtitipon ay naglalayong magbigay inspirasyon sa mga kabataang leader na maging huwaran sa pamamahagi ng kanilang pananampalataya. Natutuwa ako at nagagalak at nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat ang ating mga kabataan and even yung ating mga adult member ng ating iglesia ay nakikisangkot lalo na sa ministry ng senior youth leadership. No? Ito ay upang makapag-train tayo ng mga leaders ng iglesia na magiging isang disciple maker
na maihanda ang mga kabataan sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng commissioning, inaasahan na ang mga senior youth leader ay maging modelo ng mabuting asal, paglilingkod at paghahalaga sa kanilang pananampalataya. And magagamit nila ang mga natutunan nila sa mga trainings na naibahagi sa kanila upang maging disipulo ni Kristo at makapaglingkod sa mga kabataan upang makapag-train din sila ng bagong leaders para sa mga next generations. Tunay nga at masigla ang naging kaganapan sa kanilang pagtatalaga, sila ay itinalaga upang maging inspirasyon at tagapataguyod ng kanilang pananampalataya. Para sa akin, ang impact ng SYL Leadership Training ay bigyan niya ng voice ang mga youth para magkaroon ng participation sa church. And I really appreciate itong program or itong curriculum na ganito kasi nga tinitrain niya ang mga youth to involve and to have a parang pakialam sa ating church. Maski isa akong adults, parang na-encourage ako kasi gusto ko rin mag-serve sa mga young adult, mga adults at sa komunidad kasi ito yung trabaho na binigay ni Lord sa atin kaya ako ay nakisangkop dito. Ang pagtitipon na ito ay nagresulta sa pagtalaga ng siyam na senior youth leaders ng Northeast Luzon Mission na handang magbigay inspirasyon at maglingkod sa kanilang mga kapwa. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Jeff C. Abang, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Labing isang gabing nagsagawa ng Health and Bible Seminar ang mga Adventista sa Sariaya, Quezon. Ito ay regular na dinaluhan ng mga bata, kabataan at mga magulang sa Sitio Ilaya, Barangay Talaan na magkakasamang pinagpala sa mga aral at mensaheng pangkalusugan at salita ng Diyos. Ang mga biyayang hatid ng naturang seminar nasa balitang may pag-asa ni Crystal Jane Robiso. Matagumpay na idinaos ang 11th gabing Health and Bible Seminar sa pangungunan ni Sariaya District Pastor Gershon Rivera Jr. sa Sitio Ilaya, Barangay Talaan, Sariaya, Quezon. Karamihan sa dumalo sa naturang krusada ay mga bata, kabataan at mga magulang na sinuportahan naman ng buong kapatiran ang naturang krusada. Itinalakay at ipinaliwanag ni Pastor Rivera ang gabi-gabing doktrina mula sa unang araw hanggang matapos ang 11th gabing pagpupulong. Katuwang din si Jennifer Perez, isang registered nurse at rescuer ng MDRRMO ng Sariaya, Quezon. Tinalakay ni Ma'am Perez sa naturang health lecture ang iba't ibang uri ng mga karamdamang pisikal at first aid para sa kaalaman ng mga dumalo. Layunin ng naturang krusada ang magkaroon ng revival ng mga dating Adventista at kanilang mga anak sa naturang lugar upang maipahayag din ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong di pa nakarinig ng pabalita sa kaligtasan ng Panginoong Hesus. 11th gabi para po sa ating Health and Bible Seminar. Marami sa aming mga kaibigan na narito ay sa gabi-gabi ay bumabalik ang mga magulang, mga kabataan, maging ang mga bata sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang mga kabataan, ganun na rin po yung mga magulangin. At ito po ang mga taong ito ay makikinabang sa kanilang makinig tungkol kay Jesus. Ganun na rin po sa mga health lectures na naibigay natin. Naging makulay ang mga awarding ng mga bata sa unang sigwada ng Children Time na sila'y tinuruan ng Bible Stories, awiting makalangit at makulay na sari-saring crafts. Binigyan din ang mga nakakatanda ng sarili nilang Biblia upang gamitin at basahin para lalong mapalapit ang kanilang puso sa Panginoong Diyos. Bago matapos ang bawat gabing pagpupulong ay naging abala ang mga kapatiran sa paghahanda ng mga pagkain para sa mga nagsidalo. At purihin ang Panginoon sapagkat siya po ang naghahanda sa lugar po na ito kasama ang mga kapatid ng Talaan at ang inyong lingkod upang maganap ang kanya pong kalooban na ang mga tao sa lugar po na ito ay rinig ng kanya pong pabalita. Layuning makabaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Crystal Jane Rubiso, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.
Nagtapos ang isang linggong seminar series na Project Manila 3 na idinaw sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Sa bangunguna at pagpapala ng Diyos, mahigit 200 tao ang naihatid sa pagbabautismo matapos ang nasabing seminar series. Ang tagumpay ng gawain sa Project Manila 3, balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Sa kabutihan ng Panginoon, naging matagumpay ang isinagawang Project Manila 3 at naging pagpapala sa mga dumalo rito sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Bunga ng biyaya at pangunguna ng Diyos sa naging isang linggong Project Manila 3 o pangangaral patungkol sa kahalagahan ng pakikipagrelasyon kay Jesus, isang mass baptism o pagbibinyag sa maraming tao ang isinagawa sa Pasay Sports Complex. Mahigit 250 mga tao mula sa iba't ibang lugar sa teritoryo ng CLC ang nailapit sa Panginoon at nagpasyang magpabautismo noong araw ng Sabado, 17 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ito ay sa pangangasiwa ni Pastor Gerardo Cajobe, ang presidente ng North Philippine Union Conference, Pastor Efraim Parulan, presidente ng Central Luzon Conference, kasama ang iba pang mga manggagawang pastor ng Seventh-day Adventist Church sa gitnang Luzon. Nakakatuwang masilayan ang mga nabagong buhay dahil kay Kristo. Lubos po ako nagpapasalamat na ngayon po ay nakasama ako sa Project Manila 3 at ngayon po ay tatanggapin ko na po ng buong puso ang ating Panginoon. Praise God, and nakahabol po ako. Ako po yung pinaka-last. In God willingness mo, nakilala ko yung Adventist Church. Yun po. Lahat ng kapurihan ay ibinabalik sa Panginoon dahil sa matagumpay na isinagawang programang ito. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masiglang nakibahagi sa pagsasagawa ng bloodletting program ang mga Adventista sa South Taguig District. Sila ay nakatuwang ng Rotaract Taguig at Philippine Red Cross kasama ng iba pang non-government organization sa adhikaing makatulong at sumagip ng buhay. Ang kanilang masayang paglilingkod, nasa balitang may pag-asa ni Dali Sweet Punay. Kasabay ng araw ng mga puso, nagsagawa ng bloodletting program ang Rotaract Club of Taguig dito sa Ayala Mall, Market, Taguig City. Ang layunin ng bloodletting na ito ay makatulong sa ating komunidad. 108 na individual ang nagbigay ng kanilang dugo. Nagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Kasama ng Rotaract Club sa paglunsad ng programang ito ang Philippine Red Cross at South Taguig District at iba pang mga partners. Ang goal talaga ng Rotaract in conducting this event is of course makaambag tayo sa Blood Bank of the Philippines at the same time no, marami tayong mga tulungan kasi marami talaga nangangailangan ng dugo dito sa Philippines. And we've been doing this for 3 years already in partnership with Red Cross Philippines and of course with Seventh-day Adventist Taguig City. Nais naming iparating ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng partners na sumuporta at sa 200 nagbigay ng kanilang dugo, magkasama nagtagumpay tayo sa pagtataguyod ng kalusugan ng ating komunidad. Ang bawat patak ng dugo ay tibay ng pag-asa at bawat donasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Dali Sweet Punay, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode.
Ipadala lamang ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Marcy Gamaro Eliseo at ito ang Hope Today NPC News.